in a bit. Para Okay, Anna. nakakaba yung bulong-bulong na yan, ha? Pero ito yung bulong na Hindi naman magandang si balita. Annabelle, okay lang naman. May iba pa kayang nabulong, no? Pero si Derek yung nabulong natin. But anyway, we're gonna be jumping into the draft nga. Team Amplify on the blue side and Rumble Royale naman is gonna be on the red side. As we see, binan na dito si Claude. And I believe Claude recently na nerf. Paulit-ulit natin sinasabi niya na I think everyone alam na nila na nerf medyo-medyo itong si Claude. But Claude is still effective. Medyo OP or effective pa rin naman siya as a marksman despite the nerfs. Usually, ang pansin ko kasi dito, pag may certain hero na nerf, it's either to balance yung damage output or yung cooldown mismo ng skill or parang pinoprolong lang yung pag-go-online nila. Usually, bawa, certain hero na go-online, 3 minutes, may i-adjust si Moonton. 4 or 5 minutes in, dun lang siya mag-go-online. May iniisip nga ako kung ang dami ba, meron ba mga players na nawala ng, kumbaga ng heart kay Claude, sabi nila, ay, naban, ayoko na. Wala nang pagtingin kay Claude. Actually, si Claude, yung ban kay Claude, parang wala naman. Parang wala naman, ba't ganun? Diba, even though, ang binan, I mean, ang nerf sa kanya, I mean, para kay Claude, is yung recover time ng kanyang BMI. And, yung before, nakakatatlong balik ka pa. And the moment lang naman na nagtatatlong balik ka pa is ano, napaka-rare lang. Talagang kung hahabulin ka lang ng sobra-sobra ng kalaban. Kung kailangan lang. So kaya sabi mo, parang wala naman. Pero the usual, dalawang beses mo lang nagagamit BMI mo eh. The usual. Pero kung napagaling ng kalaban mo, eh syempre magaling ka rin dumamove. Doon kami, doon ka naramdaman yung nerf, kumbaga, neto ni Claude. Kasi nga yung recovery time ng BMI, hindi na sapat para sa tatlo. Dalawang beses ka na lang pwede makabalik sa BMI mo. Tama. Kaya no, don't lose heart sa mga Claude user dyan. Kasi hindi naman talaga yung damage yung ni-nerf sa kanya. For Claude. Gucci bells pa rin naman. And ito na nga, first four bands natin. Claude, Grock, Esmeralda, and Selena. Open si Harith pero walang pamansin sa kanya. We have Cho as the first pick sa blue side. And Kimmy and Kaja sa side naman ng Rumble Royale. Yeah, open si Harith pero walang pumunsan sa kanya. Not yet. Not yet. Not feeling yet. Ko Harith. Mga gantong rotation, pasok na si Harith. Feeling ko lang naman. Ang mas kinukuha nila dito is yung talagang nakakatulong sa kanila. It's either yung it depends on the CC, just like that. Kaja. And the Cho and the damage dealer, Kimmy, of course. If you wanted to take towers early, Kimmy is the answer. Mati, Kimmy is the way. Kasi akala ng mga ibang tao, late game lang nagwawala si Kimmy with her sniping skills. Medyo lugi pa nga sa late game si Kimmy. Tama. Lalo na kapag ka-hybrid. Sabi nila, gusto ko ngayon yung hybrid na Kimmy, na jungle Kimmy yung emblem. And then, with the BOD, the magic items, yung the rest the items ni Kimmy, lugi siya on the late game when it comes to ang katapat niya is either a Claude, a carry, or other marksman talaga na ang inaasahan talaga sa kanya is late game. Tama. Well, kung ano, pansin ko lang, si Kimmy yung marksman na powerful sa early game. Though, syempre, kailangan, may kaalalay ka. Alam nga naman, wala kang galawan, wala kang defense, mag-isa ka sa lane, di ba? Mahirap mag-Kimmy nang wala kang kasama. Kaya kailangan mo ng kasama kapag Kimmy ka. Kung before, siguro. Before all the nerf na nangyari kay Kimmy, you can do a Kimmy solo lane. Sa mid lane, actually, kayang-kaya mo suloyin or kailangan suloyin mo talaga yung mid lane if you want to go online earlier. Para as a Kimmy, these days kasi, not only the Kimmy yung kailangan na ni, ng aruga dito ng kanyang hindi lang siya yung kailangan ng tender love almost, and care. Ano, almost all the marksman. Kasi makita nila, remember, this. They are all pro teams. Makita nila nag-iisa yung marksman mo. Marksman mo na nakadepende kayo on the late game. Bubulihin nila yung marksman mo. As in, di ba? But anyway, going to the draft dito, I'm surprised and I'm happy. Nakita mo yon si Harith umabot sa second ban rotation. Things you never expected to see. Yep. Na si Harith nasa third ban. Di ba? Anyway, we have Kimmy, Kaja, Terizla, and Kufra at Guinevere last pick sa side ng Rumble Royale. So, balanced pick for both teams. They have powerful mages. Meron din silang bank for the late game, which is a marksman, Granger, and Kimmy. Yeah, for the side naman ng Team Amplify dito, wise choice on the Tams pick, pero it depends pa rin. Tamos kasi, if alam mong gamitin si Tamus to counter out the Terizla. You can definitely counter out the Terizla. You can definitely overpower the Terizla. Terizla is a very strong hero. Yes. And actually, hindi pa siya nanonerf ngayon. Nadagdag na, naba pa nga si Terizla eh. Naba pa siya actually for Terizla. But, if you really know how to use your Tamus right,
mga counter at baka counter mo si Trisla, like Tamos meron yung counter at Inferno, kahit matrap ka siguro dun sa penalty zone, mm-hmm. Eh yun yung gusto mo eh, gusto mo lumapit kay Trisla, tama din. Sunugan kayong dalawa. No, kung sino na lang yung magsusurvive, eh di yun yung mabubuhay. Lalo na may malupit yung life steal ni Thamos pag naka-ultimate, di ba? And then pag marami pa kayong sama-sama doon, mm, di ba? Imagine yung magiging skirmish nyo, kumbaga. And in terms of the draft, sino kaya ang mas napupusuan ng mga audience natin? Ayaw tingnan natin. Eh. Feeling ko, comment nyo na kung kaninong draft yung gusto nyo eh. Sabi-sabi na, ay, mas gusto ko tong draft na to. Walang ganun. Pero kayo, mas kilala nyo yung mga teams na to, mas sinusuportahan nyo sila. Pero, by the way, nagkakaroon yata ng titikan dito sa may bottom lane, Kufra. Nearly, na first blood. Malapit na. Same with Susie. Na. Malapit na. Pares lang naman sila. But, they will be popping yung kanilang pang heels dito, of course, and di pa sino nagtitipi. I'm surprised. Ito po ang ano, ang magic at ang aggression ng isang Kimi sa early game. For Rumble Royale, we have LeBron on this Kimi, Lue for this Kaja, Danielle on this Teresa, Gio is here on Kufra, and Mark for this Guinevere. And for the side naman ng Team Amplify, we have Suzy on Cho, Semi naman on Lunox, Burning on the Thames, Spaka on the Minotaur, and si Sungit para kay Granger. Alright, so of course, early game to, tamang farm lang, clear lang muna ng minion wave. Wala muna gagalaw dyan unless may level 4 na sila. Yes, true that. Ang pinaka-importante talaga sa early game is ano, early levels. Lalo, especially as a Lunox. Mm-hmm. Sa side ng Team Amplify dito. Kasi kapag ka nag-level 4 ka na as a Lunox, pwede ka nang rumonda sa mapa na parang kalapate. Pero, you have to make it worth it. Kasi kapag ka umikot ka sa mapa, tapos ikaw yung patay. So, kahit sabihin natin, wala, hindi ka patay, kaso wala ka nakapatay, sayang yung time na ini-invest nyo. Kailangan nyo may mabawi dun sa ini-invest nyong time sa pag-rotate. Tama, mukhang may divine judgment na dito. Si Kaja, tama, intay lang, waiting for the proper time to strike. Pero kumachikachi muna ng neutral jungle creeps dito, si Shemi. Pero ano ah, ang pinersure nila doon is gonna be the top lane. It could have been good kung bottom lane yung pinersure nila kasi the turtle is at the bottom lane. Mm-hmm. Anyone can secure the bottom lane if may lane na pressured. Pero anyway, at the middle lane, tinalo na nga ito ni Mark. Pero wala pa yung Violet Requiem na napagamit pa ng Brilliance itong si Lunox. And followed by the Darkening, the Chaos Assault, Minotaur, Minowan Fury on 3. Kaso wala silang the burst down doon. Kasama na si Lunox pero inahabol pa rin ni Mark. Crush mo ba ako? Sabi ni Shemi. Pero nandito na si Gio. Gio with the bouncing ball para kay Lunox. Paano ka makakatakot? Na iwan na in the first blood will be claimed by that Guinevere coming from the side of RR. Tamang-tama yung pasok ni Kimi doon kasi medyo low na yung health ng mga kalaban. So, nag-focus siya sa isa. Pagkatapos nun, okay, one kill is enough, Mamba out na tayo. Mamba out. And ang downside doon para sa side ng Team Amplify, na-commit nila yung Minowan's Fury kasi hindi enough yung damage ni Kimi, mm-hmm, to burst down anyone sa side ng Team Amplify. Kita mo, nakatalon pa yung isa. Tama. Pinofocus down yung isa pero hindi talaga enough eh. Hindi talaga enough kahit sabihin natin maibigay niya lahat ng charges ng Chaos Assault niya. Pero ito naman, si Semi ang naiwan na knock up. Uy! Kagigising mo lang, natulog ka na naman. With a Minowan Fury para sa dalawa, nakabawi naman sila dito with a Kaja kill for the side of Team Amplify. Pero bawi nga ba talaga kasi binubuli nila itong si Susie at the bottom lane. Dead zone na, takinantahan na with that kick coming from Susie. They're gonna be securing that Kufra kill para sa kanila on Team Amplify. They weren't able to burst down the turret at the bottom lane. Maganda bigaya ng Psycho Ball ni Guinevere dito, pero mas maganda yung Sipa, yung Way of the Dragon ni Chowdon kanina sa bot lane. Alright, so dito naman sa top lane, we have yung dalawa, ikaw mo nga, yung dalawang fighters na to na tamang farm lang, wala naman action dito kasi nag-ramp up pa lang sila sa items. But na mid lane daw, na-clear agad ni Guinevere ang wave dito. Turtle has been taken down by the blue side, medyo na late yung passion ni Guinevere doon. Pero as a Guinevere, ganito yung gusto mong momentum in the early game eh. Two kills, meron ka ng 2 kills, tapos nakakapag-rotate ka agad. Yes, and nakukuha pa nila, nakakontrol din nila dito si Lunox, pero napaka-agang Brilliance agad yung nakomit doon ni Lunox. And feeling ko na bait out lang din neto ni Guinevere, yung Brilliance, parang nga naman wala na siya pa-protecta later on. Pero ang kulit talaga neto ni LeBron at ni Gio, na finally na-push nila dito yung bottom lane, na pinasok naman nila dito itong si Sungit-Sungit on the round, the Granger, wala man siyang maibigay para maligtas dito si Cho, pero nagtalo na ang lahat ng may talon, pero wala pa rin susunod na mamamatay para sa side ng Amplify. Instead, na-shutdown nila itong si Guinevere. Pero mag-charge pa ba si Kufra? Huwag na.
Nag-charge up pero hinayaan na lang din niya. Greed is not good, my friend. Greed is not good, ika nga ni Madam Yasu. Oo. So, dito naman sa top lane, habang lahat ng action nangyayari dun sa bot lane, yung sinubukan kumuha ng turn ni Teresa and he was able to secure one penalty doon. Pero Shemi comes in. Ang daming damage yung sinasalo sa pagmumuka. Hayun lang. Nag-flicker in si Nipa. Ang isa, si Nipa, si Gio is here. Pero nakapag-mabout naman agad. Grabe yun, Madam. Nakita mo yun. Ano eh, kalkulado eh. Talagang tagos sa tagos si Teresa. I mean, si Kufra. Actually, na-happy ako. Na nakita ko ulit. Oo, nakita ko ulit si Kufra. Kufra is a very, I'm not gonna say strong tank. Mm-hmm. Hindi rin siya yung tank na pampronta talaga. Mm-hmm. Pero Kufra, parang ano eh, more like all-in-one na siya. He's got not total disabled, but, hindi makakagalaw yung kalaban mo. Magdadalawang isa sila. Pero ito, hindi na nang dalawang isa. Nang Psycho Ball na naman ang isa. Si Mark, yes. Nang Psycho Ball na naman ang isa. Pero mukhang dadalawa pa sila. The brilliance is gonna be given. Pero si Kaja is mamamatay na. Pero pumasok pa rin dito si Mark. Rinangkin ang mukha dito ni Lunox. Pero mapapatay pa rin talaga nila itong si Lunox. But that's just a 2-for-1 exchange in favor ng Rumble Royale. Maganda. Pero kahit nakasagot naman agad yung show. I gotta commend Suzy for that. Kaso, by the time kasi na-take down na si Kaja, yung ibang members ng Rumble Royale sumama na sa party. Ang nakakatuwa kasi kay Guinevere, kapag mapapatay ka ni Guinevere, talagang ano eh, ramdam mo. Lalo na kapag mapapatay ka ng dunk niya. Oo. Parang binauna sa lupa, tapos hinawakan ka pa sa mukha. So kumbaga hindi lang 3 points, parang 5 points, ganun. Oh, feeling ko 10 points na eh. 10 na natin. Okay, sige. Sabi ni Madam Yasu. Ramdam eh. Ramdam. Imagine that. Diba? Pero ang hirap din kasi dito sa lineup ng side ng Team Amplify. Considering na nakuha dito ng Rumble Royale yung Kaja, hindi sila makapasok maayos. Pero yeah, okay, nakapag-re-hit naman ni No One's Fury. Pero wala sila mapapatay doon. Sila pa kayo namatay ng Lunox and Spaka as well. Makukuha ni Kimi ang triple kill. And they can just take this turret at the middle range. Oo, malinis siya. Pumasok para ma-zone out lang si Granger. Kaso, top din ng damage. I got that bang, bang, bang. Nahila naman ni Kaja na taken down by this turret. Ano na gagawin mo ngayon? Burning mag-isa ka behind this turret. And medyo mabilis ang turret takedown dito sa mid lane. Habang lahat naman yon ay nandun. Dito naman sa bot lane, kumuha din ng turret ang tatlo. That's why you have to ban Kimi din. Mm-hmm. If hindi ka prepared na may Kimi sa kalaban, like I'm saying, these are all professional players, yep, and they know what are they doing. Mm-hmm. So, Kimi, hindi mo makikita mag-isa yan. Pag nakita mo mag-isa si Kimi, hindi ko na lang alam kung hindi mo papuntahan. Tama. Or minsan kasi nakakatakot eh, what if bait lang pala si Kimi? Oh, ang Kimi kasi hindi naman talaga nila ginagawa na ano eh, main damager. Mm-hmm. Going for the objective, every Kimi pick most likely is objective objective-wise ang drop nyo. Hindi siya yung pangbalugbugan, pang rakrakan kumbaga on the team fight. Though andun yung essence na ang daming beses na nagrakrakan nandun si Kimi. Yes, kasi binibigyan siya ng position dito ng side ng Rumble Royale para makapag-preheat, and that's what they want. Not only for the objective but also on the team fight. Pero pag nahuli mo naman yung Kimi, yes, okay lang, may Kaja, may Mark, medyo mabagal actually dito yung damage output ng side ng Rumble Royale. But predictions 100, nag-Violet Requiem pa, nako pa, nag-ultimate na din na ang Kufra dito, napatay pa ang Minotaur. Pero look at the life bars on the side of Team Amplify, they are going down. Pero medyo mahapdi pa rin ang kanilang marksman, and now Rumble Royale is just storming towards their enemy's base. Ang hirap kalaban ng Kimi, Madam, ang dami niyang bouncer, literal. Diba? Literal si Kufra, bouncing baby boy. Bouncing baby boy. Speaking of Kimi, meron na nga pala ang Junior. So, naku po, main na second screen na Violet na Korean pa. Putok ang mage ng Team Amplify. Hinahabol pa si Thams. Walang kunat dito, walang sa bola. Kunat. Walang magawa dito eh. I told you before na ang Thams, kaya niyang counterin nito si Teresa. Pero mukhang wala nang respetuhan yan. Kahit yung core, pinasok na dito ng side ng Rumble Royale. Pero napasokan nila ng Minoan. Ganda nun! Pero nasa na yung sagot. Napatay naman nila yung isa. Mukhang susunod na dito si Kimi. But getting a double kill itong si Granger. Boom! Nilagabog sa mukha. Diyos ko! Ang sakit nun! Ang laki na ng hammer. Nadali ka pa ng triple strike. Nalugog ka pa sa lupa. Alam mo yung pinatay ka na, nilibing ka na at the same time. Tama! Ay, hammer. Grabe. Sa pagmumuka. Hammer sa pagmumuka. Imagine, no?
ikaw may Guinevere kayo tapos may Terizla pa kayo, baon ka na. Kung magkapag knock off sa iyo, babaon ka na agad. Oo, babaon ka na agad. Inangat ka lang para ibaon ka na. Ayun, grabe, ang sad naman ng storyline na 'yon, Madam Yasu. Ang sad talaga. Pero ang pagkabaon mo abot sa core. Eh. Mm-hmm. Pareha silang may baon sa mukha. Eh. Ang pangit pa doon, ibabaon ka sa base mo mismo. Oo nga eh, doon ka na ni living, diyan ka nang galing. Ice ba 'yon? Oh, ice 'yon, ice 'yon. Level 1 lord na diyan. Ito kasi 6 to 17, 10 minutes into the game. Mm-hmm. For the level 1. Pero, nakap na airborne, nag-bouncing ball, mukhang wala nang magagawa, nag-penalty zone pa ang crew for nag-ultimate na nila. Ang daming ninakap ni Guinevere and that is a dead Minotaur. Wala akong pakialam kung baka ka, basta kaya kitang patayin. Yeah, hindi na nila nirerespeto halos yung tank dito ng Team Amplify. Kasi walang kunat and they have all the right na patayin itong si Minotaur nga kasi wala siyang pampakunat na item tsaka easy kill na rin din sa kanila yun kasi wala siyang backup talaga. Tama. Nakita mo yung pag-snipe ni Kimi kay Shemi na parang isa't kalahating bar ata yung nabawas mga bout siya bigla eh. Maximum charge pa lang yun. Yep. No? Maximum charge pa lang yan. But this is a well-farmed Kimi na and nag-aabang na talaga dito yung Rumble Royale. Lahat ng sa inyo amin na ang sa amin ay sa amin pa din. Ganun na ang lagay oh, dito. Oh, ganun din yung story bigla, no? Yes, madam. Wala na sila. Butas na yung top bottom nila. Sneaker in, Divine Joshua. Wala ng MM na ko po. Nag-penalty zone pa. Nag-bounce. Lahat na meron din. Nag-bouncing ball dito. Pero yung Loy buhay pa rin. Nanaka pa. Double kill going over to Guinevere. And pagkatapos noon, base naman ang nawasak ng Rumble Royale. Game 1 going over to RR. Alam mo, madam, di ba kanina, binaon na dun sa base nila? Oo. Pagtapos kang ibaon, may puntod ka na dun sa core. Sinira pa yung puntod. Ang sakit nun, man! Sa mo na ako yung mga idea mo na yan. Ano, it's It's creativity, gano'n. It's creativity. Hindi, nakikita lang kasi talaga natin eh. Kumbaga,